ganito magpalit ng bearing sprocket ng motor. Yung bagong bearing, tanggalin nyo yung takip ng bearing. Tapos lagyan nyo ng grasa kasi kukunti ang grasa nyan. Ito, dinagdagan ko na to. Dinagdagan ulit ng konti. Kasi pag di nyo dinagdagan yan, di yan magtatagal, sira agad. Tapos langis. Yan. Yan. Tapos dagdag ng grasa, lagyan ng konting langis. Malinis ang langis. Para punong-puno siya, tatagal siya tumigas. Tapos ibalik yung takip. Tapos salpak na. Yan. Sprocket. Sprocket yan. Tingnan nyo kung lumapat na kasi baka may angat. Lalapat na. Tapos lagay itong oil seal. Saka ito. Ito, lagyan ni kahit kunting langis lang. Salpak. Saka ito. Yan. Hindi, baliktad pala. Kasi yung palabas ganyan.
tapos ito dito yan. Rubber damper. Yan, may gatla. Apat yan, apat din to. Ganyan yan. Pwedeng tanggalin muna mamaya ibalik pag nakakabit. Kabit muna to. Sa likod to. Sapat dyan. Kabit muna yung kadina. Bit muna ka din na bago salpak. Yung washer tsaka yung nut. Thank you.
maipit masyado, huwag ang konti. Bit mo na yung gulong para balance. Balik yung rubber damper. Ayan, balik. Itong gatla, din sa gatla. Salpak gulong. Ah, kapasok na. Pasok na. Tapos spacer sa kabila. Spacer. Spacer washer. Tapos yung nut. Tapos bago higpitan. Tingnan yung clearance ng kadena. Ito spring. Tapos yung pin. Tapos pasok nyo to. Okay.
So, madali lang. May bago kayong biling motor para di na kayo nagpapagawa. Adjust preno diretso. Yung umiikot bago yung kita ng tulo kasi baka di umiikot yan, ikot yan. Ibig sabihin wala talaga siya na ipito kanin. Tipis pala. Kailangan lagi nyo nilalangis yung kanina para hindi ka napupunpun pati yung sprocket. So, kailangan lagi basa nilangis yan kasi magastos din yan pag lagi napupunpun bili kayo ng bili. Okay, hanggang susunod. Abangan nyo sunod ng video, baka matutunan kayo. Paki-like na rin at paki-subscribe sa baka susunod na video. Marami kayong matutunan. Salamat.